Hi again guys, welcome to my YouTube channel. On today's video, I will demonstrate to you how can you clean your printer head or Epson printer head without using any computer. So stay tuned. Ang una ninyong gawin is i-turn on nyo muna yung printer ninyo. Pagka-turn on nyo ng printer ninyo, antayin nyo muna mag-steady yung green. After na mag-steady na yung green, may makikita kayong orange symbol na may circle na meron siya sa loob na baliktad na triangle. Ang gagawin ninyo, ipapress nyo siya ng 3 seconds. Gaya nito. Ipapress nyo siya ng 3 seconds. After pressing 3 seconds, may madidinig kayo na aandar sa loob ng makina ng printer. Kapag nadinig nyo na yon, magbiblink naman yung power button nyo ng parang ganyan, no? Nagbiblink siya. Antayin nyo lang mag-steady yung green. Kapag nag-steady na yung green, ang gagawin nyo naman is try nyo mag-sample print. Pwede rin scan, basta colored. Press nyo yung scan colored. Kapag okay na yung quality na lumabas doon sa printer ninyo, ibig sabihin, nalinis na natin siya. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng computer para lang linisin yung Epson printer ninyo. Okay? Pero recommended ko rin, kailangan meron din kayong reserba na tinta kasi habang kini-clean nyo siya, gumagamit siya ng ink. Kapag konti na lang yung ink na nandun sa tank ng inyong printer, baka mas lalo pang lumaki yung problem ninyo, which is magkakaroon siya ng bubbles, which is mas mahirap yun magtanggal ng bubbles sa loob ng tube. Basta antayin nyo lang na matapos siya. Pag steady na yan, try nyo na mag-sample. Okay? Ngayon, kung makikita nyo yung dalawang sample ko na printin kanina, ang nagpiprint lang yung isang yellow tsaka isang blue. Ibig sabihin yung nagka-plug yung magenta tsaka yung black. Kaya ginagawa natin ngayon is kini-clean natin siya. After that, meron akong nilagay na card sa loob ng printer. Yun yung gagamitin nating sample. Kailangan pag in-scan natin siya or sinerox copy natin siya, same quality yung lalabas or yung pinaka printout. Ngayon, ang ginawa ko is nag-xerox ako ng isang sample. Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging quality na lalabas. Kung mapapansin ninyo, hindi pa rin ganun kaganda ang quality ng lumabas na sample. What you have to do na lang is try to repeat it as frequent as
possible hanggang sa lumabas yung quality na maganda or yung gusto ninyo lumabas sa printer niyo. Okay guys, I hope you like this video, and if you like this video, kindly press the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you and see you next time on my video tutorial. Bye guys.